Aba, teka. Mukhang ito ang susopla sa mga fake news at kritiko ng Pangulo, ha? Pangulong Bongbong Marcos, trending matapos na walang takot na sumugod sa Batangas para sa isang mabigat na misyon. Grabe to. First time itong mangyari sa Pilipinas. Napakalaking pera pala ang katumbas. At eto pa mga kababayan, DILG Secretary Benhur Abalos, bumak-up na din sa Pangulo. Naku, naku, kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, usap-usapan ngayon matapos sumugod sa Alitagtag, Batangas upang pangunahan ang inspeksyon ng mahigit 2 toneladang shabu na may tinatayang market value na 13.3 bilyong piso ang nasabat noong April 15 ng National Police sa isang checkpoint sa Barangay Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas. Ayon sa ulat, ito ang pinakamalaking paghakot ng droga sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Na walang ni isang namatay o nasaktan sa operasyon. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paggalang sa karapatang pantao kahit sa operasyon ng gera sa droga ang pinakamahalaga sa kanyang administrasyon. Habang tinitiyak na matatapos ang operasyon ng illegal na droga at ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na narcotics sa Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Marcos na seryoso ang kanyang administrasyon sa kampanya ng illegal na droga dahil tiniyak niya sa mga mamamayang Pilipino na huhulihin ang mga sindikato ng illegal na droga kabilang ang mga makapangyarihan o maging mga konektado sa gobyerno o mga politikang sangkot dito. Ayon sa ulat, sinabi ni Police Major Luis De Luna na nagsasagawa sila ng regular checkpoint sa Barangay Pinagkrusan noong April 15, 2024 nang ma-flag down nila ang isang kahina-hinalang pampasaherong van na nagresulta sa pagkakasamsam ng mga illegal na droga. Ang driver ng pampasaherong van ay inaresto at kinasuhan sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya habang tumatangging magbigay ng karagdagang detalye si Police Major De Luna habang naghihintay ng investigasyon sa kaso. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na kumikilos ang Philippine Drug Enforcement Agency o ang PDEA at ang mga attached agencies nito para matukoy ang pinagmulan ng mga nakumpiskang illegal na droga. Sunod ng inspeksyon, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tanong ng media kung saan muli niyang iginiit na ang tagumpay ng drug bust operation ay hindi dapat humantong sa pagbabago sa diskarte ng gobyerno. Binigyang diin pa niya ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng operasyon at pagpapalaganap ng intelligence para sa epektibong laban sa drug war. Maliban kay DILG Secretary Benhur Abalos, kasama din ng Pangulo si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo Jr., PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil, PNP Region 4A Director General Paul Kenneth Lucas, Philippine Coast Guard Southern Tagalog District Chief Jeronimo Tuvilla, at iba pang mga concerned officials na may malaking papel sa operasyon ay nakiisa sa Pangulo sa inspeksyon. Dinagdag pa ni Pangulong Marcos na papalawakin din ng gobyerno ang programang kontra sa illegal na droga kabilang ang pakikipagtulungan sa Interpol at sa mga ahensya na nakatuon sa droga at buong mundo kabilang ang Association of Southeast Asian Nations. Sa buong talaan ng drug case dito sa Pilipinas, ito ang pinakamalaking paghakot ng droga na lumagpas sa dating record na 1,589 T-bags ng shabu na nagkakahalaga ng 11 bilyon piso na nasabat naman sa Infanta Quezon noong March 2022. Ang anti-illegal drug campaign ng gobyerno mula July 22 hanggang December 23 ay nagpakita na merong 36,803 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 49,700 drug suspects kung saan 3,284 ang itinuturing na high value target. Approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang pinag-iimbestigahan natin. I would like also to point out
that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Well, kahapon nung April 15, no, higit kumulang 7:20 ng umaga, ay nagmaman ng checkpoint ang ating grupo. Of course, ang head noon ay si Captain Den Captain De Luna. No? At may dumating na isang sasakyan, isang photon van. At nung binuksan ni De Luna at mga kasama ito, nagulat sila medyo kakaibang amoy. And the rest is history. Ang nakuha sa van at ang napangalanan na ang driver ay a certain Mr. Sarate. Nung dinala rito for inventory, lumalabas ito ay more or less 98 sacks. At ngayon iniimbentaryo, isipin nyo ha, kahapon pa ito nangyari. Ang natatapos pa lang natin ngayon ay 51 sacks out of 98 sacks. Ganun kadami po ito. No? Dito po makikita nyo, they strictly follow the law. Merong fiscal, merong from the media, at merong from the barangay. Itong 52% as per PDEA estimate sa street value nito ay 890.377 kilos. No? Lagay mo na 891 kilos sa ngayon. 51%, doblihin mo na lang ito, more or less, approximately, ganung kadami ito. At sa estimate ng PDEA, this will be the biggest drug haul in the history of the country. Ito'y dahil sa hard work ng kapulisan sa pamuno ni Chief PNP. Gusto kong magbigay pugay sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na yung mga nasa baba, kamukha po nitong si De Luna. Siya po isang kapitan. Isipin nyo, kulang-kulang halaga nito, 13 billion, sabi nga ni PDEA, more or less approximate. Pero anong ginawa niya? Hindi nagpatinag sa pera. This is a testament, of course, to the good leadership of our Chief PNP. At ito ang sumasalamin sa PNP sa ngayon po, talagang pinagkakatiwalaan. Hindi lamang ang tapang. Kung hindi, mapagkakatiwalaan mo dahil hindi nagpapasilaw sa malaking pera. No? Ang kalaban natin, nag-iiba ng anyo because of technology. And we must adapt. We must always be flexible. Meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bahay na Alatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroon suspicious po, so yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta, nasabat po namin yung ganitong kalaking halaga po ng shabu po.